morning. Good morning. Oh, oh, kumusta na kayo? Ibang kape kiniiram ko na to. Mm. Oo naman, napakarami. Oo nga, no? Pag-usapan nga natin yung tungkol sa kape. Siyempre na tayo kape sa umaga. Oo, hindi. Usually kasi, kasi nga, nakapagpapataas ng ano yan, enerhiya. Nakapagpapagising because of the caffeine, ano? Pero technically, hindi naman yun lang ang benepisyo mo sa kape. Tama. Oo. Bukod doon, ano pa? Ang dami, ha? Una, kasi pag kumakain tayo, ayun, nagbubuo ang katawan natin ng nagkakaroon ng free radicals. Doon nanggagaling yung sa kinakain natin, yung mga masamang elements ng pagkain ni Kanga, no? When we turn it into energy. O kaya pag nasisikat lang ka ng araw, maraming free radicals doon, eh. Yung mismong coffee na yan, nakakatulong yan para mapababa o mapaalis yung free radicals o yung mga masasamang elemento na which can produce cancer o mga sakit na mahirap pagalingin. By mere drinking of coffee. Hindi, kasi marami kasi may kapitok, eh. And then, of course, we're talking about... 3-in-1, may instant coffee. Oh, pero hindi, we're talking about brewed coffee. Siyempre, yung talagang original na kape. At baka mamaya magkamali yung mga kapitbahay natin, mga papakinggan. Eh. Hindi yung flavored coffee o instant coffee. Brewed coffee. Brewed coffee. Brewed. At alam mo ba, more than 50 countries ang nagbu-brewed ng coffee o gumagawa ng kape talaga. Hindi naman ilan lang. Kaya talagang yan, worldwide talaga. Kaya, at kasi napatunayan marami talagang benepisyo. Kasi nga may antioxidant yan. Kaya malaking tulong sa atin, no? Sa pangangatawan natin. Sa high blood, hindi masama yan sa may high blood? Hindi naman. Actually ngayon, pag-usapan tungkol sa high blood, napatunayan nila na yung kape pala hindi nakakasama sa high blood, sa hypertension. Where in fact, makakatulong pa siya. Drinking 3 to 5 cups of coffee, ha? Brewed yan, Doc, ha? Brewed coffee. Mas maganda kung walang asukal. Tsaka walang cream. Nakakababa ng sugar sa diabetes. Bakit? Unang-una, meron siyang chemical na yun nga ang target niya. Mapababa yung blood sugar level. Pero paano yung palpitation, Doc? Oh. Yung palpitation. Pag nasobrahan ng kape. Pag of course, kaya palpitate. Itong kape, huwag mong i-over, magka-overload. No? Pag alam mo na yung ano mo, yung threshold mo, yung kakayahan ng katawan mo, doon sa dami ng kape lang. Mararamdaman mo naman yun, Doc. Although kasi mayroong nagsasabi, kasi mararamdaman? Parang nawawala na yung effect. Ibang hindi tumatalab sa kanila yung kape, hindi sila magising pa, hindi makapag-isip, nag-overload ng kape, medyo problema yun. Opo. Kasi nagiging irritable pag... Napatunay sa pag-aaral, nagiging irritable yung mga nagkakape, tsaka madaling uminit ang ulo. Doc, sabi kasi ni Johnny, yung palpitation, lalo na pagkatabi mo, lalo yung malaki. Dahan-dahan naman, baka mamapunta yun, puro kay Johnny, ako madadali dyan sa mahirap, eh. Marami kang issues na dapat na isa. Pero si Mr. B, nung uminom ng kape, nagka-infection yung mata, eh. Oh? Ganun ba? Siya ko napalit. Naiwan yung kape nangyari? Sa mata, no? Naiwan yung kutsarita. Ang dami talaga, ang daming benepisyo, ha? Nagpapababa ng blood sugar, naiiwasan ng heart diseases, no? Ay, yung brewed coffee. Alam mo yung Alzheimer's, pag-iidad, na nawawala na yung nagkakaroon ng dementia, tsaka memory loss, nakatulong din ang coffee dyan. Ang sabi sa pag-aaral, hindi lang napapababa yung incidence. When in fact, if you drink coffee, pwedeng hindi ka magkaroon kagad nun. Ano yung suggested na, para kumbaga sa gamot, intake ng coffee sa isang araw? Well, wala pa namang sinasabi kung ilan yung dami. No? Pero doon sa pag-aaral, at least 3 to 5 cups a day. 3 to 5? Kasi doon nakita, sa 3 to 5 cups, ang daming... Si Johnny. Diba naman yung kaping bigas? Tandaan mo, hanggang 5 lang yung cups ako. Ang kinukuha mo doon, yung lang, yung dasi. Pero yung... Technically, yung effect ng coffee bean versus dun sa kaping bigas, magkaiba naman yun. Okay. Kasi ako napansin ko lang, yung mga tao sa Sagada, mga matatanda talaga, ang hilig ng kape, barako. Kape, oo. Hindi barako. Kape Sagada nga. Isa pang naka-coffee. Yes. Kasi matatapong talaga kape doon. Kaya kita mo sila, siguro ngayon pwede patunayan sa pag-aaral na pag tinan mo yung mga tao doon, hindi naman masyadong kumakain ng mga... masasarap na pagkain, dahil kasi simpleng kape lang. Tsaka pero malakas ang katawan. Oo. Ang mga sakit nila, hindi talaga yung malalang sakit na mahirap pagalingin. Siguro, simpleng ubot-sipol na. Kumisang pili, rayuma, gano'n. Mm. Ang isa pang kagandahan sa kape, napapababa nito yung mga liver diseases. Oh. Kasi nga yung because of the antioxidant effect ng coffee, liver. Lahat ng, kasi yung free radical sa katawan, yung kasi yung masamang element na nakukuha natin sa pagkain, sa sikat ng araw, sa mga gamot na iniinom natin, kumisa may ganung mga side effect. Pag uminom ka ng coffee,
yung brut at saka yung original na coffee talaga. Daniels lang eh, pag yun ang ininom mo eh. Speaking of them, kung bakit. May Dan Barako tayo ngayon. Bagong. Tsaka ang coffee ng Daniel, imported. Yung bang Nescafe. Yung 3-in-1. Yung Nescafe kinukuha na. Nakakalimutan talaga. Sabi nga, Bundok. Huwag 3-in-1. Hindi 3-in-1. Coffee and tea, di ba? Coffee, puro ka at mahal. Good coffee tayo. Yung cha. Isa pa ha, yung cha. Coffee, tsaka cha. Yung cha, katulong yan ng coffee sa pagpugsa din ng mga ganong sakit. Kagaya ng green tea. Although, kagandaan sa green tea, nakakapagpababa din siya ng diabetes. Tsaka wala siyang caffeine. Kasi ang paggawa sa green tea, hindi siya binibilad. Hindi siya pinepermit. Ang tea kasi, maraming klase. So, merong binibilad, merong sandali lang panahon, bibilad, merong hindi meron talaga. Meron diretso na. Meron, oo. Kasi para mas maganda ang effect. Kasi merong tsaa na kailangan mo ipasya lang sa araw para magkaroon ng effect talaga. Hindi na ako magagatan. Isa lang ang problema natin. Oo. Wala tayong kape. Kaya nga. Wala na. Yung siya mga taga-Gente de Leon. Yes. Tsaka si Alvin Bigan. Sabi niya, yung benefits ng coffee sa kanya, yung pinagsapalan ng ano ng brewed coffee nilalagay sa mga ay totoo yan effective yun ginagawa ko talaga saka ginagamit ko yung pang ano sa lababo yun marami pang iba marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan kung taos ng daan tayo ay magpundahan yan ginagamit ng coffee yan kasi energy eh tayo